saved. Pero ang dapat mas malalim na tanong doon, what must I need to be saved from? And what can save me from that which I need to be saved from? And the answer was, is the word of Jesus. It is the word of Jesus that saves from whatever that people need to be saved from. So, ang important question, salvation by what? At yan ay sinasagot na nga natin, salvation by the word, by the teaching of Jesus. So, linawin natin na ang pangligtas ay yung word of Jesus, the good news. Matthew 28:18-20, Jesus said, all authority in heaven and on earth, and let's add a parenthetic explanation, if we may, to save people from the law, from death, and others, has been given to me, sabi ni Jesus. Therefore, go and make disciples of all nations, teaching them to obey everything I have commanded you, meaning to obey the words I have commanded you. Therefore, yung sabi sa Acts 16:32, they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. I-recall natin yung kwento. Sabi nung jailer, what must I do to be saved? At ang sagot, they spoke the word of the Lord to him. Yun ang paraan, yun ang dapat gawin para ma-save. Madinig ang salita ni Jesus. Ang salita ni Jesus ang magliligtas. Mula saan? Mula sa kamatayan, sa paghuhusgan ng law, mula sa law. Acts 5:42. Day after day, in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah, meaning that Jesus is the Savior. Savior from the law. Yan ang ating idinadagdag na paglilinaw, explanation, suggested serving. 2 Timothy 4:2, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage. At ang ating suggested reading, preach the word of Jesus, not of the Pharisees. Preach Jesusness, not Pharisiness. Be prepared in season and out of season, correct, and rebuke Pharisiness, and encourage Jesusness. Why? Why are we suggesting this reading? Because Jesus is Savior from Pharisiness. If Jesus is Savior from death, Jesus is Savior from the law and judgment, therefore Jesus is Savior from the teachers of the law and their teachings, Jesus is Savior from Pharisiness. Acts 10:42, He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. But, John 5:22 says, the Father judges no one, but He has entrusted all judgment to the Son. At sabi ni Jesus sa John 12:47, if anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person. For I did not come to judge the world, but to save the world. Yan ang dapat malinaw. Jesus did not come to judge the world. Bakit pilit siyang ginagawang judge ng iba at ipinapanakot? Jesus came to save the world. Jesus came as judge. But as judge, Jesus judges no one. So clarify, ang pinag-uusapan, what must I do to be saved? Nabanggit na natin at naungkat, to be saved by what? By the word, by the teachings of Jesus. To be saved by Jesusness. And now, to be saved from what? Alin ba talaga ang dapat na maligtasan? To be saved by the word, teaching of Jesus, from the word and teaching of others. Of the Pharisees, the teachers of the law and Pharisees, with an opposite message. Kasi ang katuruan ng mga teachers of the law at ng mga Pharisees, kabaligtaran ng katuruan ni Jesus. So, ililigtas mula sa kautosan ng mga Pharisees and teachers of the law ng teachings ni Jesus. Yun ang dapat maligtasan at yun ang pangligtas. Galatians 5:6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. And Luke 18:10-14,
Two men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. So, maganda yung contrast. Isang religyoso at isang tax collector identified with sinners. The Pharisee stood by himself and prayed, "God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get." In other words, the Pharisee was saying, "I obey the law." But the tax collector stood at a distance. Hindi siya nangahas lumapit sa dambana, siya ay malayo. He would not even look up to heaven. Hindi malas siya nangahas tumingala sa langit, but beat his chest and said, "God, have mercy on me, a sinner." So ang inilalapit noong Pharisee, yung kanyang obedience to the law. Ang inilalapit naman, itong tax collector, he was asking for mercy, grace, love. "Please lang, yun po ang kailangan ko, O God." At sabi ni Jesus, "I tell you that this man, the tax collector, the so-called sinner, rather than the other, the Pharisee, the so-called righteous, went home justified before God." Ang kinalugdan ng Diyos, ang kinalugdan niya, binigyan niya ng kanyang pagpapala, ay yung sinner, so-called tax collector, na humihingi ng habag kaysa yung relihiyosong ang kanyang ipinagmamalaki ay ang kanyang kabanalan at katuwiran. To be saved from what? Ang kailangan natin, to be saved from selfish agenda. Acts 2:40, "With many other words, he warned them, and he pleaded with them, 'Save yourselves from this corrupt generation.'" And may we amplify, "Save yourselves from this Pharisee corrupted generation." Kita natin yung Pharisee na hindi nakakuha ng pabor ng Diyos. Corrupted siya ng Phariseeism. Sa kanyang mga gawa at kabanalan siya nananalig, hindi sa kabaitan at kabutihan ng Diyos. So, save yourself from this Pharisee corrupted generation. Hindi dun lang sa parang usual sin, sin as usual corrupted generation. Tulad nung tax collector. Ano pa? To be saved from what? Ang kailangan mangyari sa tao? To be saved by what? To be saved by the liberating word and teaching of Jesus. From the oppressive, enslaving, and condemning words of the teachers of the law and Pharisees. Napakadaling pag-usapan niyang kaligtasan. Ligtas ka na ba? Saved na kaya siya? Pero ano silang pinag-uusapan? Saved from what? And saved by what? At ang tinutumbok ng usapan natin ngayon, salvation yan. Salvation from the law. Salvation from the teachers of the law and Pharisees. Salvation from the teachings of the Pharisees. And saved salvation by the word of Jesus. Kailangan maligtas ang tao mula sa condemnation na dala-dala ng teachers of the law and Pharisees at yung mga kakambal nito na guilt at fear. At ang pagligtas, ang tagaligtas, ay yung teaching ni Jesus na nagtuturo ng kabaitan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos, ng grasya ng Panginoong Diyos. Romans 7:6, "But now, by dying to what once bound us," meaning the law, "we have been released from the law so that we may serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code." Dahil daw si Jesus ay namatay na para sa ating lahat, itinuring na rin tayong namatay na, hindi na maaabot, hindi na tatabla ng law, at tayo ay makapaglilingkod na sa bagong paraan ng Espiritu na nagpapalaya at hindi sa paraan ng nakasulat na kautosan na nanggagapos. Galatians 5:1, "Malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli sa kautosan." Matthew 11:28 to 30, "Come to me all of you who are weary and burdened by the law, and I will give you rest. Take my yoke upon you," meaning my grace and love, "and learn from me, not from the Pharisees, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest
not stress, not torment from the law for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. At nais kong ulit-ulitin na ang mga parenthetic expressions natin na naka-italic pa ay suggested explanation, addition to, and pagpapaliwanag nung verse. Pag sinasabing, you need to be saved. To be saved from what? To be saved by what? And it is to be saved by the life-giving, loving, forgiving, and restoring word of Jesus from the words of the teachers of the law and Pharisees that judge, condemn, scare, vex and confuse, steal, kill, and destroy. Kailangang iligtas tayo ng salita ni Kristo sa salita ng mga teachers of the law and Pharisees na nanghuhusga, nagpapahamak, nananakot, nanglilito, at nagnanakaw sa atin ng kapayapaan at buhay na masaya at tahimik. Paulit-ulit natin itong sinasabi dahil marami mga tao nakikinig, kulang-kulang ang pakikinig, paligtang-ligtang, patayo-tayo, nakakapag-isip ng iba, kaya ulit tayo na ulit para matiyak natin na yes, nadidinig at nawa, naiintindihan. John 1:4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Siyempre, tinutukoy si Jesus. John 6:33, for the bread of God is the bread that comes down from heaven that gives life to the world. Ano daw ang tunay na nagbibigay ng buhay sa lahat? Yung si Jesus. Yung salita ni Jesus. Hindi ang written law. Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga tao nakikipag-isa na kay Kristo. So, naliligtas ka from the law. Yan ang ibig sabihin ng kaligtasan. Naliligtas ka mula sa parusa ng law, sa paghuhusga ng law, naliligtas ka mula sa takot mo dahil hindi mo masunod-sunod ang law, doon ka naliligtas. Linawin natin saan ba dapat maligtas. At ang pangligtas ay yung word of Jesus that sets free. John 3:18, whoever believes in Him, and may I add, a savior from the law, is not condemned by the law, but whoever does not believe that Jesus saves from the law stands condemned already by the law because they have not believed in the name of God's one and only Son. Romans 4:15, because the law brings wrath, and where there is no law, there is no transgression. Linawin, ang kautosan ay nagdadala ng poot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautosan, wala rin paglabag. At yan ang kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay kaligtasan mula sa kautosan. Kasi ang kautosan, pag hindi nasusunod, ang nagdadala ng judgment. Eh, wala namang nakakasunod sa law. Eh, di lahat judged, guilty, condemned. Paano ka ngayon maliligtas from condemnation? Yung pipilitin ka ng Diyos na masunod mo yung lahat ang law? Imposible, hindi yun magagawa. Yung pipilitin natin tayo mismo sa ating sariling pagsisikap, masunod ang law? Imposible, hindi yun magagawa. Guilty pa rin tayo, condemned pa rin tayo. There's only one way for us to be saved from the law and the power of the law and the condemnation by the law. That is, tanggalin ang law. At yan ang ginawa ni Jesus. Jesus destroyed the law of Moses with all its rules and commands to save us from the law, to save us from its power and its judgment. Kaya tayo naliligtas, hindi dahil nasusunod natin ang lahat ng kautosan, kundi dahil winasak ni Jesus ang kapangyarihan ng kautosan, kaya wala nang mangkocondem sa atin kung winasak na niya yun. Salvation by Jesus is salvation of people from death or non-life, from judgment, from condemnation by the teachers of the law and Pharisees, condemnation by the law itself. Yun ang kaligtasan. Maligtas tayo sa law. Ephesians 2:14-15, Jesus came to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Pinawalang bisan niya ang kautosan kasama ang mga utos at mga alituntunin
nito. Ephesians 2:8, "For it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves, not from your accomplishment, not from obeying the law, because you cannot obey all the law all the time. No, not you, not your work. It is the gift of God." Grace, salvation by faith, is the gift of God through Jesus. Grace, salvation by faith, is what saves from the power of the law. Jesus came to set people free from the law, meaning from sin, from judgment and condemnation by the law, and from the guilt and fear that inability to obey it brings. Jesus came to set people free from struggle and strife. Strife with the law, struggle with self, self-conflict, pagkakahati ng loob, takot. Yan, iniligtas tayo ni Jesus sa mga bagay na yan. At paano maliligtas? Paniwalaan si Jesus. Anong ibig sabihin ng paniwalaan si Jesus? Paniwalaan ang kanyang salita. At ano ang salita niyang dapat paniwalaan? Na tayo ay pinalalaya niya sa law, pinapawalang sala, at pinapawalang bisa niya ang law, at winasak na niya ang law. Yung salitang yon ang dapat paniwalaan. Kaya pag sinabing, "Believe in Jesus to be saved," yun ang ibig sabihin ng believe. Hindi sapat na sabihin mo, "Lord Jesus, I accept you as my Savior and Lord, thank you, I'm saved na, amen." Kasi kung hindi mo tinatanggap ng malinaw at buong puso yung sinasabi niyang winasak na niya ang law, para wala ka ng law na kakatakutan, wala na magkocondem sa'yo, pero hindi naman ibig sabihin, o wala ka na sa buhay, sige, nagbigay naman kasi siya ng another command, which is to love. So dapat maging maibigin tayo, considerate, kind to others. Hindi na wala yun, dapat tuloy pa rin yun. Pero yung maraming kaburirian ng mga law ng mga Jews, mga dietary laws, mga laws of the Sabbath, mga sarisaring kasalanan sa kanilang culture at sa kanilang historical context, ay pinawalang bisa na yon ni Jesus. Pag naintindihan kung sino si Jesus, tagapagligtas from the law, kung ano ang words of Jesus, kaligtasan na from the law, kung ano ang gift of God, pagpapatawad, at hindi lang pagpapatawad, kundi pagpapawalang sala dahil inaalis ang bisa ng kasalanan na bisa ng law, doon ka naliligtas. Naliligtas ka mula saan? Mula sa guilt. Mula sa fear. Mula sa panghuhusga sa kapwa at sa sarili. Mula sa hirap ng loob. Mula sa takot. Yun ang kaligtas ang pinag-uusapan. Naliligtas ka mula sa kamatayang dulot ng kasalanan at nagkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Acts 13:39, "Through Him, everyone who believes is set free from every sin." Every ha, lahat. "A justification you were not able to obtain under the law of Moses." Pagpapawalang sala at pagbibigay katuwiran pa. Hindi ka lang pinapawalang sala, hindi ka lang pinapatawad, binibigyan ka pa ng katuwiran. You're justified because of the work of Jesus. The fruit of the salvation is peace and rest. At sabi ni Jesus, "You will know them by their fruit." Kung tama ang teaching na itinuturo, kung tama ang teaching na tinatanggap, dapat ang bunga, peace and rest. You will know them by their fruit. Malalaman mo kung tama ang pinaniniwalaan, kung payapa, tahimik, at nakapahinga. Pero habang takot na takot ka pa rin sa law, takot na takot ka tuwing nabibreak mo yung law, nawawala na naman ang salvation mo, inuusig mo ang sarili, inuusig mo ang kapwa, guilty ka na naman, wala kang peace and rest, wala ka nung fruit na nagpapatunay na ikay na sa Panginoong Jesus na mag-isip-isip, mag-review kung anong ibig sabihin ng maborn again, ng tanggapin si Jesus, ng saved by faith. Kasi ang tunay na bunga ng pananalig, peace and rest. At yan din ang ibinibigay mo sa kapwa, peace and rest. Matapos mong ituro sa kanila ang words of Jesus that sets free. John 16:33, "I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, under the law and in the law, you will have trouble." Hindi mo masusunod ang law, matatakot ka, magigilty ka, mambabato ka ng kapwa at babatohin ka rin nila
But take heart. Sabi ni Jesus, I have overcome the world. I have overcome the law. Nung namatay ako at nabuhay na muli, broken na ang law. Napalaya na kayo sa kamatayan na dinadala ng law. Meron na kayong buhay na walang hanggan. At ang patunay na meron kayong buhay na walang hanggan ay dito pa lang meron na kayong buhay na mapayapa, tahimik, maibigin. Yan ang patunay na oo nga, natanggap mo na si Jesus. Oo nga, pinaniwalaan mo na si Jesus. Kasi ang dami-daming akala nila, tinanggap nila, akala nila, pinaniwalaan nila, akala nila, saved na sila. Pero nabubuhay sa fear. Nabubuhay sa guilt. Walang peace. Walang love. So, mag-review. Kung totoong tinanggap na nga si Jesus. Romans 5:1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. E pagka lagi kang under Moses-ness, under Pharisee-ness, under the teachers of the law and Moses, lagi kang takot. Lagi kang guilty. Madaling malaman kung totoo ang tinanggap na si Jesus. At kung naintindihan ko na yung tinatanggap. Tahimik, payapa, dahil nagtitiwala ng ganap sa Diyos. Na binaranan niya ang law that makes us guilty at binigyan tayo ng bagong law to love and freedom to love and to be loved. This freedom doesn't mean a license to do evil dahil may command to love. Yun ang laging tandaan. The fruit of this salvation is a new mindset, love. Bagong paraan ng pag-iisip, bagong pananaw. John 13:34, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Tapos ang dami-daming sinasabi nila, disciples sila ni Jesus, followers ni Jesus, leaders ng spirituality at religion, pero hindi loving. In fact, awayan ang awayan, bangayan ang bangayan, at napakalupit itong mga Pharisees na ngayon, mga modern day Pharisees, sa mga itinuturing nilang tax collector or sinners. Yung kayang-kaya nilang mambato, magsakit ng loob, magpahama, kayang-kaya nilang manakit, basta iniisip nila, sinner, edi Pharisee sila. Tapos sasabihin, I'm in the Lord. I have accepted Jesus. I'm already saved. Mag-review. Sa pagpapatuloy ng kwento noong jailer at ng kanyang mga tinulungan na alagad ng Diyos, Acts 16:33-34. Nang oras ding yon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at sila'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos sila isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. So may bunga. Ano yung bunga? Masaya sila. May peace. May rest. Kahit pa nga may concern na paano na itong mga nakakulong. Diba nakawala na sa kulungan. Baka mapahamak tong jailer. Pero siya'y masaya. Itong kasiyahan na ito, kapayapaan na ito, katahimikan ng loob, patunay na naintindihan ang mensahe tungkol kay Jesus. Naintindihan ang mensahe tungkol sa kanyang kaligtasan from the law.
na siya ay ligtas na either from the Jewish law or from the other laws, religious laws of other cultures na naging law na rin ang effect sa kanila kahit hindi sila Jewish. The fruit of the word of Jesus is love. Imagine, nilanggas niya mga sugat ng kanyang mga dating prisoners, hinugasan, pinaghain, pinakain, at nag-fellowship sila, nagkaroon ng pag-ibig. Matthew 7:20, "Thus, by their fruit, you will recognize them." Paano daw marerecognize ang mga tunay na anak ng Diyos through Jesus? Not by their looks. Hindi sa iksi o haba ng buhok. Hindi sa iksi o haba ng laylayan ng damit. Hindi sa mga kung ano ang kulay ng buhok o wala bang kulay ang buhok. Hindi sa mga kasuotan. Hindi sa mga arte at postures. By their fruit, by their love, you will recognize the children of God. Believe in Jesus. Believe in love. And you will be saved from unlove, unpeace, unrest, unlife, or death. Romans 10:4, "Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya." So you see, hindi ka talaga matuwid by the law, pero itinutunin kang matuwid ng Diyos dahil sumasampalataya ka kay Jesus. Sumasampalataya ka sa Diyos na nagsugo kay Jesus. Sampalataya ka sa mensahe ni Jesus na He already destroyed the law to set you free from the law. Habang nakatali ka pa sa law, takot ka pa sa law, ipinapanakot mo pa ang law, hindi ka pa malaya, wala ka pang peace, wala ka pang rest, wala ka pang savior. Dapat yung isipin para hindi tayo malibang na akala natin meron na, yung pala wala pang salvation. Galatians 3:22, "But scripture has locked up everything under the control of sin. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng